iba. This is some Bruce Hans. Oh my gosh, this is it. Pag-uusapan natin ngayon, sino nga ba ang kandidata na tingin natin na pasok para sa panlasa ng Miss Grand International dito sa mga kandidata ng Binibining Pilipinas. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, I would like you to invite you hit like button, comment below, and subscribe my channel. And then, don't forget to click notification bell para ma-update kayo sa mga bago kong video. Oh my gosh, mga friends, kamusta na kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe sa araw na ito. At saka syempre, sa lahat ng mga bago kong subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa pag-subscribe nyo dito sa channel ko. At sa lahat ng mga kaibigan ko na walang sawang sumusuporta, araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat po sa inyong lahat. So yon. So guys, mamayang gabi, makakasama ko si Jesser Kilatan dito nga sa live chat namin dito sa pageant natin to. Guys, sana matutukan ninyo. Sa lahat naman ng mga tumutok kagabi, maraming salamat po sa inyo lahat. So ito nga, pag-uusapan natin, syempre, Binibining Pilipinas na ngayon nagaganap ang preliminary competition nila dito sa Binibining Pilipinas 2021. Ako, excited tayo dyan dahil alam naman natin ang lahat ng girls ay naghanda ng bonggang-bongga. At hindi lang yon, yung mga girls ngayon, talaga masasabi natin na wow, gigil na gigil palaban. Lahat feeling ko malakas. At syempre, nako, in unpredictable talaga ngayon taon na to ang Binibining Pilipinas. Kasi hindi nga natin alam kung sino ba talaga ang tatanghaling mga binibining ngayon taon na to. Apat na corona ang nakikipag-agawan sa mula sa 34 candidates. Ito nga ang corona mula sa Binibining Pilipinas Globe, Binibining Pilipinas and Third Continental, Binibining Pilipinas Grand International, and of course, Binibining Pilipinas International. Ako, ano bang gusto kong corona na para sa akin. Kung sakasakaling gusto ko sumali sa Binibining Pilipinas. Of course, Miss Grand International, aminin naman natin guys, iba ang kalibre, iba ang kalidad na meron ang competition ng Miss Grand International. Yung alam mo yon, yung buhay, yung pageant, talagang masasabi ko, kahit ako yung girls, ay naku, gusto ko talagang sumali dyan, di ba? Kung si Sandra Lemonon nga nagkaroon ng interest dito sa Miss Grand International na mag-join, di ba? Kung naaalala ninyo. So, syempre, ganun din yung mga girls. Kung hindi man sila mapunta dito sa Miss International, syempre gusto na nila mapuntahan yung Miss Grand International. Bonus na lang yung Miss Globe sa Miss Intercontinental. Promise. So, yon. So, sayang no, kung hindi sana nawala ang supranational sa Binibining Pilipinas. Ay, nako, kahit ako tatargetin ko din ang corona ng Miss Supranational. Kasi iba din ang Miss Supranational competition. Saka, so, syempre, Europe kung Europe ang labanan. Diba? So, dun na ako. So, yun. But guys, dito nga sa mga kandidata sa Binibining Pilipinas, hinahanap natin kung sino ba yung tingin natin na pasok para sa panlasa ng Miss Grand International. Kapag sinabing Miss Grand International, syempre dapat yung advocacy ng girl, yung stop war, di ba? Kasi yun naman talaga yung advocacy ng Miss Grand International. Bukod doon, dapat din talaga yung babae ay masasabi natin pang Grand International talaga. Yung masasabi mo, pumapalo, pumipitake, at higit sa lahat talaga, my signature, di ba? Importante yon, yung magiging remarkable ang lahat ng gagawin niya. Ayun yung para sa akin ng isang babae na gustong maging Miss Grand International. Give the remarkable performance. O, di ba? So, yon. English yun guys. So yon. So yun talaga yung hinahanap ng Miss Grand. Kasi kung mapapansin mo, kahit naman itong last year na Miss Grand, yes, Samantha Bernardo, masasabi naman natin na wow, remarkable performance. Pero kasi, mas remarkable performance itong si Miss USA nang hawiin yung mga buhok niya, di ba? So bongga. So yon, nag-remark talaga sa akin yun. Kung mapapanood nyo siya in live, matatawa ka talaga sa kanya. Kasi parang ay wow, ito talaga yung walk niya, kung paano siya mag-walk. O di ba? May jump pa siyang nalalaman. Anyway, so eto nga, so malapit na ang Binibining Pilipinas this coming July 11. Syempre, yung mga girls, talaga namang ayan na, excited na lahat. At syempre, hindi lang sila, tayo din, di ba? So ngayon, meron ako mga ilang binibini na masasabi ko na ko, eto, pasok sa panlasa ng Miss Grand International. So guys, hindi na natin patatagalin ha. So para sa akin, pasok sa panlasa ko, para sa Miss Grand International, etong si Patricia Garcia, Binibining Pilipinas number 3.
from Pampanga. Yes, Morena. Tapos yung alam mo yun, yung ganda niya, parang the more na tinititigan mo siya, lalong gumaganda. Yung alam mo yun, yung parang sa matagal mo siyang pinagmamasdan, lalong nag-glow ang kanyang itsura. Kaya gustong gusto ko si Patricia Garcia. At bukod doon, nakikita mo naman yung kanyang determination. At guys, nako, kung alam niyo lang kung paano to pumitik at rumampa, panalo. So yon. So ako, I think pasok ito sa para sa akin sa panlasa dito sa Miss Grand International. At ang aking ikalawang kandidata na syempre masasabi ko naman na kung gustong gusto ko to, gusto ko siyang manalo. Ito si Meggy Cruz, Binibini Pilipinas number 7 from Valenzuela. So yon, ako, advocacy niya, gender equality. Bukod doon guys, makikita naman natin, iba din ang ganda na meron itong si Meggy Cruz. At masasabi ko na, wow! Hindi ako nagtataka kung si Meggy Cruz ang isa sa mga kokoronahan ngayong taon na to. But kung tatanungin mo ako kung pasok ba sa panlasa ko itong si Meggy Cruz para sa Miss Grand International, ay nako, pasok na pasok sa listahan ko kasi naman sa sobrang ganda ng batang to. At hindi lang yon, yung height na meron siya. Talagang masasabi ko, she's beautiful and perfect. Tapos kapag rumampa pa, ay winner na, di ba? So yon, si Meggy Cruz, masasabi ko na pwede natin ipadala dito sa Miss Grand International kasi iba din talaga yung ganda na meron siya. At masasabi naman natin na lumalaban at pumapalo ng gusto. Pero tignan natin kung talagang pasok ba ito si Meggy Cruz para sa Miss Grand International sa mga darating nilang competition. So yes, next na candidate na para sa akin na masasabi ko ay ito, inaabangan ko din to dahil iba din ang merong kalidad itong babaeng to na si Samantha Panlilio, Binibining Pilipinas number 1 from Cavite. Yes, si Samantha, nako, iba yung energy na meron to. Pang Grand International talaga yun na interview ko siya. Ay nako, winner! Alam mo yun, yung kanyang advocacy, tapos yung kanyang the way she speak, masasabi natin na she's really queen. Talagang pwede mo talaga ito ipadala sa international pageant kasi iba din yung kalidad na meron siya. At naniniwala ako na pwede siya ipadala sa Miss Grand International dahil palaban. At alam mo yun, marunong maglaro. May sariling identity ang batang to at hindi lang may identity. Masasabi ko na gagawa na remarkable performance ito sa entablado ng Binibining Pilipinas ngayong araw na to. So yon, Samantha Panlilio, candidate number 1, di ba? Kandidata na gusto kong ipadala natin sa Miss Grand International ay nako, ito nga ay wala nang iba kundi si Gabrielle Basciano. Yes, si Gab. Nako, maraming nagsasabi na ko gustong gusto itong ninawat kasi bukod doon sa tangkad, mestiza at winner. O, di ba? So, alam naman natin itong si Gab na iba din umatake pagdating sa entablado. At ngayon palang pinapakitaan niya na tayo ng remarkable mga picture talaga. Yung alam mo yun, yung pang-Latina looks talaga na masasabi natin na ay nako, nakakatakot din tong si Gab. At naniniwala ako, ngayong taon na to ay gagawa talaga ng bonggang-bonggang eksena ito dito sa Binibining Pilipinas. At hindi lang yon, aabangan ko talaga kasi iba talaga kung paano umatake. At bukod doon, yung kanyang advocacy, mental health, masasabi ko talaga ay wow, winner. I love her. And then, of course, nag-aabang lang talaga ako na ma-improve pa ang kanyang communication skills kasi yung kanyang communication skills okay naman but gusto ko talaga maging powerful pa more and more and more. So yon. So, but tignan natin ang tabayanan natin kasi isa talaga si Gab na yung taon na to ang masasabi natin na pang Grand International ang dating, di ba? So yon. So syempre, ang inaabangan ng lahat, ito talaga walang tulak kabigin tong kandidatang to. Ito ay wala nang iba kundi si Justine Pelasarta, the candidate number 14 from Davao del Sur. Yes, si Justine. I love her kasi she's a morena, tapos ang tangkad, 5'9 yung height, tapos ang ganda rin ng advocacy na meron at higit sa lahat, she can speak. Maganda kung paano itong magsalita dahil lumaki ito from Canada at sumali na siya sa Miss Canada Universe. But ngayon, nandirito siya sa Binibining Pilipinas at nagbabalik para masungkit ang isa sa mga corona dito sa Binibining Pilipinas. Alam nyo kung tutuusin, si Mr. Nawat gusto niya rin yung mga morena looks.
At kung ako patipiliin ninyo, gusto ko si Justin Pestrilasarta, isa sa mga pwede natin ipadala bukod doon sa mga nabanggit ko. Kasi iba din talaga ang umatake ito si Justin at naniniwala ako na magbibigay ito ng magandang performance ngayong taon na to dito sa Binibining Pilipinas. But let's see, tingnan natin kung ang kanyang paghahanda dito sa Binibining Pilipinas ay oobra ba para sa ibang kandidata. Kasi syempre, strong to strong ang labanan ngayong taon na to. Matirang matibay na, diba? Kasi makikita mo naman talaga lahat ng babae ay palong-palo, umapalo, at hindi lang yon, lahat sila ay gigil para sa corona kasi sa sobrang tagal ba naman ng pinintay nila. I don't know kung sino ba ang tatanghalin dyan. But tulad nga na sinabi ko, ito yung mga kandidata na masasabi ko naman na pasok sa listahan natin para sa Miss Grand International. Iba? So yon, kasi iba din talaga umatake yung mga babaeng to. Iba din kung paano yon. Iba din ang paghahanda na ginawa nila. So yon, para sa akin, Patricia Garcia, Magic Cruz, Samantha Panlilio, Gabriel Basciano, and of course, Justin Pelasarta. So yon, abangan natin at antabayanan natin kung ano bang gagawin nila dito sa competition ng Binibining Pilipinas. Kayo guys, sino ba ang napipisil ninyong kandidata na tingin ninyo pasok na pasok para sa Miss Grand International? So please comment below para at least naman malaman ko naman kung ano ang opinion mo dito sa pinag-uusapan natin. So yon guys, maraming salamat po sa inyong lahat, sa walang sawang support ang binibigay ninyo dito sa channel ko, sa aking best friend na si Rona LV, sa aking twin sister na si Kayleen Yang, si Mama Gem na lagi din nakatutok at nakasubaybay dito sa channel ko. Sa inyong lahat, maraming salamat po. Always keep smiling, always think positive, sabi ng ganon, walang imposible sa itaas, basta manalig ka lang sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! Paalam! Mm-hmm.